Hello and good evening sa inyo mga ka-RKM. Welcome sa isa na namang live stream. Ayan, ako, apat tayo. Kamusta? Kamusta? Kamusta Marion, Jendy, Adriel? Yako, thank you Adriel at sinamahan mo kami ngayong gabi. Ayan, kamusta ka na ba, Adriel? Ayun, busy. Start of busy the month, daming events. Nung start of the month, nung March, first speaking engagement ko with SF. Wow. So, bumalik. Kaya bumalik ako sa Manila para doon. Tapos so, saan? Nung, anong topic nung talk mo? About, well, experiences ko nung ESSEC Masters sa SG. Tapos about digital marketing din. Dahil digital marketing naman din yung forum. So, doon kami nag-center. Pero mostly, well, since nandito naman sa Manila, ayun, sumasali ako ng mga Pokemon Go events sa Luneta. And then, nandito din kasi friends ko from France. So, ayun. Hinihintay ko silang bumalik from their vacation. Tapos magdadala kami. Nako, si Adriel, ano na, no? Magaling na sa finances, magaling pa sa digital marketing. Hindi pa. Kamusta, Marion? Hello, hello. Good evening, mga ka-Arky. Good evening kay Sir Fitz. Kay Sir Adriel, welcome back. At kay Miss Jendy. Oo. Nako, ano bang meron? Oh, last 2 days ay holiday. Tuesday and Wednesday ay holiday. Nagkataon naman na kasal ng friend ng misis ko nung Monday. And then pinsan ko naman nung Tuesday. And then Wednesday, pahinga naman. Ayan. At napakasarap na may 3-day work week. Sana 3 to 4 days na lang ang pasok natin, no? Oo, pero yun, no, it's nice to be back. It's nice to be back. At ayun, nagulat ako at apat tayo ngayon. Every Thursday is a surprise kung sino yung magiging host natin sa ating live stream. Sabi nga natin lagi. Ayun, Sir Fitz. Kamusta? Ikaw? Long time no see. Oo, wala ako. Oo nga eh. Wala ako last week kasi meron tayong speaking engagement na out of town eh. Jendy, kamusta? Okay naman po. Ayan, magandang gabi po sa ating mga ka-Arky. And ayan, oo nga, welcome back Adriel, Sir Adriel. Ayan, so tama na ko, grabe, nakapagpahinga din ako kasi nga may baby, di ba? Tapos ano, kinancel yung classes kasi dito sa Marikina. Ang gulo, no, taga San Mateo kami, pero Marikina kasi yung school ng anak ko, yung eldest. So, wala kaming pasok since Monday. So, kanina lang ulit. Kasi nga sobrang init. So, hindi rin masyadong naglalabas. Kasi yung baby din, mahirap ilabas. Plus the virus pa, di ba? So, yes. Masyado para expose. So, yun. So, lahat ng ano work sa bahay ng doon. So, ayan. Yun lang po. And preparing din, no, for the ano FFF this Saturday. Saan makita natin yung ating mga party? Saturday. Join sila sa atin. Tama. Oo nga, no? This coming Saturday na yung Financial Fitness Forum 2024. And kita-kita tayo online, whole day yun of learning and different mga, iba't ibang mga speaker that will talk about different topics. And I'm sure yung mga ka-arki natin, ano yan eh, mga nakapahinga kasi parang dalawang magkasunod na long weekend yata yung nakuha natin or very close to each other, no, yung Holy Week tapos yung this week nga na may mga kilala ako nag-leave talaga ng Monday eh para 5-day weekend sa kanila ang ma-experience sila. And ako yun nga last week nasa Quezon ako eh, Quezon province kasi meron tayong on-site na training na ginawa about financial literacy sa company ng isang sa mga empleyado ng isang company. And siguro shoutout sa mga kaibigan ko na ngayon naman ay nasa Bangkok para sa Songkran Festival. Sabi ko, itong mga nasa Bangkok, mga nagtimbahay ito nung Holy Week eh. So, tama rin naman. Nauna yung, ano, okay. Nauna yung pahinga bago yung bakasyon. So, enjoy kayo dyan. Next year na lang ako sasama sa inyo. Ang message ko sa kanila. So magandang gabi sa inyo mga ka-Arky. Of course, ito yung ating weekly live stream dito sa ating Wealth Arky channel. Naka-live stream tayo sa ating YouTube channel, youtube.com/wealtharky. Na sana ay naka-subscribe na kayo. Naka-live stream din tayo sa ating Facebook page, facebook.com/wealtharky. And
Oo, ayan. Inactivate ko rin sa aking Twitter account or X account ay naka-live din tayo. So, hello sa mga nanonood sa X, no? Sa X na project na Twitter account. But of course, itong ating weekly live stream ang inyong opportunity para kausapin kami, pakipagkwentuhan at magtanong na lang, magtanong na rin ang inyong mga financial concerns about personal finance, saving, budgeting, investments, insurance, and freelancing, and even entrepreneurship. So, sa mga may mga concern tungkol sa pera, pwede nyo siyang itanong sa ating comments or chat section at sasagutin natin yan mamaya-maya lang. And meron tayong priority lane. Kung gusto nyo mauna yung tanong ninyo na sagutin namin, pwede tayo magpadala ng super chat or super sticker sa YouTube and also Facebook star sa Facebook. Ayan. Batiin natin yung mga ano, mga kasama nating mga ka-arki ngayong gabi. Ayan. Simula natin kay... Yes, marami na nila. Mm-mm. Oo nga. Si Elsen, yan, sabi ni Elsen, good PM, mga ka... Aka Wealth Arki, listening from Panabo, Davao del Norte. Sabi niya, team replay po muna kasi maaga daw papasok sa work. Ayan. So sa mga ka-Arki natin, of course, itong ating live stream ay available yung replay niya a few minutes after na mag-end yung live stream. And pwede tayong pumunta sa ating YouTube channel, youtube.com/wealtharki para panoorin yung mga past live streams natin. So, katulad ng ginawa ko, wala ako last week. Pinanood ko yung isang araw kung ano yung mga pinag-usapan sa live stream last week. So, hello sa mga team replay na nanonood ng replay video nito ngayon. Magandang gabi din kay Jay Martin na nanonood. Ayan, hello sa iyo, Jay. Hello, hello. Si Chari Maydi Guzman, good evening sa iyo. And sino ba? Si Den Velasco. Ayan, good day mga ka-Arki. Parang kulang ang Voltes 5. Wala. Saan nga ba daw si Renzi? Parang mayroon siyang pupuntahan na Buro tamay ba? Buro. Oo, nako. So, hopefully next week kasama natin si Renzi. Kasama rin natin si Hazel Di Guzman. Good evening mga ka-Arki. And si Jade Arago na nanonood all the way from Makati. So sa mga nanonood sa atin na mga ka-Arki at gusto nyo magpa-shoutout, magpabate, pwede tayo mag-comment sa ating chat section at babasahin natin yan. But of course, mas gusto namin meron kayong tanong tungkol sa personal finance para mas may mapagkwentuhan tayo ngayong gabi. Yan. Kayo ba, may mga gusto ba kayong i-shoutout or batiin? Wala naman. Pero regarding dun sa 3-day workday, gusto ni Marian, ang hirap yan sa amin sa marketing dahil nakocompress yung reports. So for 2 weeks straight, sobrang jam-packed yung week namin. So parang naghahabol kami ng deadlines. So ngayon parang marami kami yung pinupushback dahil sobrang dami. Ang hirap. Kailang gawin. Ang hirap kumontak sa mga kliyente, no, kasi walang pasok. Tapos may mga pa-revisions, may for approval. Nako, experience ko din 'yan. Yan. Ang mahirap din pag maraming holiday, ang daming mga special materials na kailangan mo i-produce, 'di ba? Katulad, well, for example, yung end of Ramadan 'yon, 'di ba? Yung Eid al-Fitr ka. Eid al-Fitr. Yeah, kailangan mo gumawa ng mga social media post about it, di ba? So, minsan, dagdag pa din yung sa trabaho aside from the regular na mga pinuproduce yung mga online content. May mga ganyan pa tayo. So, kamusta naman yung yung April Fool's joke ng Wealth Arki. Ako lang gumawa nun ba kayo? Nagulat ba kayo? So, ang random nun. May nag-apply ba ng loan? Yung joke na nila, magkano daw installment kung zero. Oo. Yeah. Naisip ko lang yun nung isang gabi, nung Holy Week, sabi ko, ano ba magandang April Fool's Day the joke para sa Wealth Arki. So, pinost ko lang yun. Hindi ko sinabi sa inyo. Pero akala ko nga nagtayo ng akala ko nga nagtayo na ng ibang division yung loan division. Oo, grabe. Tawag dito, pero grabe yung nag-viral na yung nagpatato sa noo.
sobrang daming plot twist nung kwento na aaliw na lang ako doon sa mga nangyari doon. Pero grabe, ang daming ano, ang daming naging reactions at saka kung ano-anong mga opinion yung lumabas about it. But I guess at the end of the day, I guess we just have to be careful what we be careful in believing whatever we see online. Kasi syempre, as always, marami pa rin mga fake news. Kahit na hindi April 1, di ba, mga nagpo-post deliberately ng disinformation. So, not just about society, but of course, about personal finance. Kasi minsan may mga nakikita rin ako na nagpo-post about personal finance, pero very suspicious, no? Very sus yung mga facts na binibigay. But anyway, yun. Ano pa ba yung mga naging viral lately na pinag-uusapan online? May mga nababasa ba kayo? Pang wala. Besides wala. Yung set of two. This is a work to get three. Parang marketing. Oh. Yeah, parang marketing gimmick daw siya. Pero I was like, okay. Naging marketing gimmick. Pero like, okay. Oh, it went a little bit too far in my opinion. Kasi nung nag-viral na siya, dapat inamin na kagad na scripted siya. Kasi umabot diba yung mga ibang brands biglang nagbigay ng pledge na sige, bigyan na lang namin siya ng 10,000, etc. So, ang daming naawa dun sa guy. But syempre, in the end, ano pala siya, kasama pala siya, accomplice pala siya dun sa prank. So, medyo hindi na yung naging maganda yung effect yung dun sa nangyari, no. But I guess it was a good joke na late lang sila sa pagsasabi ng punchline. So sana sinabi nila kagad. Ano ba 'yon? Medyo late yun lang kasi. So anyway, that's just my opinion about it. Last week pala, no, Sir Fitz, Sir AGL, mm-hmm. and Miss Jendy, sa mga nagtanong sa atin, may isa akong naalalang tanong at ang sinasabi niya ay kapag nag-OT daw tayo, yung OT pay natin can be a form of additional income. Ibig sabihin, para sa kanya, okay lang na mag-OT kasi dagdag yon sa take-home pay niya. Let's say for 2 weeks, OT siya ng OT, so may additional cash siya from the overtime. Kayo ba, Sir Fitz, Ms. Jendy, at Sir Adriel, do you agree na it's an additional form of income, yung OT pay? O baka yung katulad kay Sir Renzi na sa tingin niya ay OT is a sign of inefficiency? Kasi sa ibang bansa, pagtitinginan ka ng mga office mates mo kapag nasa office ka pa rin at uwian na. I think sa Philippine culture naman ay baliktad. Ayun, anong tingin niyo doon? Pwede ba nating gawing motivation na mag-OT ng mag-OT para mas marami tayong pera na iuuwi? Ano po sa tingin niyo? It's a very interesting question. I think that's the first actually I've heard of it. Pero, well, very subjective naman. No? Personally, yung OT culture kasi natin similar ata sa US, if I'm not mistaken. Circuits, no? Parang it's quite similar. So, again, no, depende sa sahod niya. Doon kasi based yung OTP and may night differential pa, no? So, depende kung ilang oras siya magtatabaho. But again, it depends per company. Because currently sa akin, long OTP because may commission. Depende sa performance ko sa marketing. Kaya ganun. So, wala akong incentive mag-OT. And yes, I agree na additional income yung OT. And it helps, no? Pero wag naman everyday. Wag naman no, everyday, 5 days a week na nag-OT ka 3-4 hours, no? Because one, eventually mapapagod ka. And two, ano yung trade-off, no? Ng, let's say, 200 pesos per hour versus yung pagod mo. Is that like worth it ba eventually? Though, gets ko naman na kailangan magtrabaho. But I feel like there's other ways, I guess, to earn
higher income with like 3 hours, no, of your time, para lang ma-substantiate yung effort mo. Because companies will take note of that din, eh, na malaki yung OT pay mo. And if in case things go south, no, sa company, ba ikaw yung first sa chopping block nila. Because kung magka-cut cost, ikaw yung parati nag-OT, ikaw yung medyo mahal, ikaw yung we have to say goodbye. Ganun mo, wait hands na sila. So again, be careful, no, sa OT. Tapos other managers then will question kung bakit parati ka mag-OT. Kaya dun papasok yung sinasabi ni Sir Renzi na may problem ba sa work? Bakit ka parati nag-OT? No, so baka inefficient or may problema, so it might raise some eyebrows din sa management because they want na things would be delivered on time, no? Unless like medyo bad apple si manager. So yeah, mababa yung sweldo kaya kailangan mag-OT. Para sumapat yung sweldo. Yun, pero yun taxable reason, diba yung OT as far as ano? I know taxable diba. Part yan sa tax. Taxable din. Yes. So, kahit mag-OT pa na tax ka din. So, again, no, kailangan mong i-balance. Again. Mm-mm. That's why I prefer maghanap na lang ng ibang sources of income or kahit mag-part-time job ko sa weekend. I think that would be better compared mag-OT ka everyday. Tapos, di natin alam, mag-travel pala siya, no? From BGC na copy back to QC. So, factor din yun. Depende rin kung ano, no, kung ano yung reason bakit niya gustong mag-extra income. Ano yung pinopondahan niya, no? Yeah. Ikaw ba, Jendy, ano bang opinion mo diyan? Ako, sir, ano din, dapat balance din kasi kapag ka yung purpose lang is for the sake of having additional income, ma-burn out din siya in the end. Eh. So parang mangyari doon. Totoo yung tama rin sabi ni Sir Renzi last time na talaga magsasuffer yung productivity. So in return, parang in the short run, meron kang extra na naging income. In the long run, nag-suffer pala yung performance. So, baka hindi naging maganda yung performance evaluation. Doon naman yung, di ba, parang ganun. So, sa akin, maganda balance lang din. Kasi, ano naman din, when I was younger, meron din naman akong ano, mga nag-OT din ako, may hinahabol din ako certain amount for a certain month, ganun. Pero hindi all the time. Tsaka, ano lang din, halimbawa, ganun. So, may hinahabol lang ako income for that month. Tapos eventually, hindi na ako nag-OT kapag hindi naman talaga kailangan. Kasi syempre, kailangan din may time din tayo with our families and may time din to rest ng maaga, diba? Kasi para the following day, maaga rin ako nakakapasok. Mas nakakapag-give ako more doon sa company. Tapos siguro depende din kasi may companies na pag sinabing OT talagang may impact doon sa income. Pero may companies kasi na OT, tas OT pero parang bakit gano'n? Parang walang impact nga because of the tax din. Diba? So, kumpitin din natin, baka mamaya OT tayo ng OT, tapos wala naman palang impact because of the deductions. Diba? Sa akin, ano, importante, balance lang din. Tsaka, ano lang, we just have to be fair din sa company. Kung nag-OT tayo for the sake of helping talaga the company, okay naman po yun. At tsaka, win-win, maganda win-win yung ano. Pero yung nag-OT, tapos wala naman tayong ginagawa para lang makita dun sa ano. Na, ay, nag-extend yan. Hindi, OT. Totoo. Tapos, the same lang pala yung, diba? The same din yung production mo for the day. Wala din. So, dapat win-win, tsaka fair lang. Fair lang dapat. Ibigay lang din natin kung what's due to the company. Para in return, ganun din. Righteous din, diba? So, yun. Yun naman po sa akin. Yeah. Speaking about yung nag-OT tapos wala nangyari sa sahod. Naalala ko nung nag-start ako. Dahil nasa consulting industry ako. But, so, mahiling mag-OT, diba? Sa consulting industry. Mm-hmm. So, may one time na parang 16 hours yung OT ko for like 2 weeks. Tapos yung taka ako, bakit? Yeah, kailangan hindi, may project. So, required talaga. Tapos nagtatalk kami with the dev team sa Ukraine pa lang. And then, natawa ako dahil nalala ko na nung nakuha ko yung payslip ko, nagtaka ako, bakit same lang yung sahod ko? Sa like similar na 15 days. Tapos nung in-review ko yung tax, parang half of it punta sa tax. Ah, so sabi ko, naging tax buffer. So halos ganun din. Tax, so sinabi ko, parang naging tax buffer yung OT ko. Tapos so like, oh well. Well, sa akin, depende kasi kung ano nga yung reason mo sa pag-OT.
no? Siguro coming from the perspective of a business owner, may mga staff talaga ako na sila mismo yung nagsasabi na pwede bang mag-OT kasi kailangan nila ng extra income. So I think it's okay to use yung overtime to earn extra income. Pero if you look at it from the perspective of the business owner, ano ba yung gagawin mo unang-una, no? Will is that work that you should have done during working hours, or are you doing extra work? Kasi kung extra work naman na talagang, alam mo yun, it will help the company produce more, then ako, papayagan ko sila. Sige, OT tayo or OT ka. But hindi ko siya papayagan na everyday nag-OT. Not because ayoko na mas maraming trabaho na magawa, but yun nga, concern ko is baka yung productivity mo during working hours ay bumaba, no? So siguro ang bottom line dito is pwede mo siyang gawing source of extra income, pero unreliable siya, kasi I would say na hindi ka parate papayagan ng company na mag-overtime. Baka masilip ka kung deliberate ka na nag-overtime, ma-question pa. And opinion ko na lang, instead of nag-overtime ka sa company mo, why not use it to, alam mo yun, enrich yourself, mag-isip ka ng side hustle, di ba? Do some freelance work para yung nabibuild mo para rin sa sarili mo, hindi lang para sa company. Meron akong nabasa na yung work mo is 9 to 5, pero yung 5 to 9 dapat para sa sarili mo yon, yung 5 to 9, 5 p.m. to 9 p.m. no? Those are the hours that you can use to build an extra source of income or start something, etc. So sa akin, balance eh, but of course, kung kailangan mo na extra income, pwede naman, but I think it would be appreciated if you'll be honest with your company or your boss kung bakit ka nag-OT. Kasi nga, baka ma-misinterpret na hindi ka efficient, di ba? Or you're taking advantage of the system na deliberate ka nag-OT. And yun lang. At the end of the day, I think it's better to build your own, alam mo yun, sources of income rather than just rely on the resources of the company that you're working with. So yun yung ating... Ayos yun na. Five to nine is time for yourself. Kaya yung mga ka-arki natin ay nanonood ngayong Thursday na 7:30. Basahin ko lang po itong comment ni JVC related to the topic. Mas maganda ang OT kung pwede siya ipalit sa leave credit. Para pag naka-leave, makakahanap ng paraan magka-side hustle. Ayan, yun ang comment ni JV. I actually prefer na ma-transfer yung leave. I know, ma-transfer yung OTRs to leave credit. Pero hindi kasi lahat nagbibigay. So, kailangan pa rin HR policy. Pero ito yung ideal, actually. Para may pang-travel naman tayo. Or ito, hanap ng side hustle. Yan, nako. So, hello sa iyo, Kimbert. Yan, kasama natin si Kimbert ngayong gabi. And mga sumunod sa atin ngayong gabi, si Nino. Hello sa iyo, Nino. Si Jewelson ay kasama rin natin. Yan. So, siguro, sagutin na natin yung mga tanong nila. Sino ba yung mga una nagtanong, Marion? Si Elsen, 732. Yung tanong 732. Ni Elsen. Asan ba to? Ayun. Ayan. So, may tanong si Elsen, no, sir? Sige, Adrian, pabasa na lang. Matagal na kasi. Sir, ask lang ano po magandang strategy sa mga stock na yung balik ulit sa 6K yung PSE index. Munik ba sa 6K flat? Or ano yung range na yun? Alam ko, higher than 6.7. 6.8 yata kanina. 6.7. Ah, so nasa resistance pa siya. So, yung mga... 6.7. Depende kasi kung anong ginagawa niya. Kasi kung long-term investing,
dapat nagko-cost averaging siya. And alam mo yun, investing, long-term investing is boring. You just invest every month or regularly, regardless of the ups and downs of the market. Eh, kasi yun talaga yung strategy ng cost averaging. So, I guess, ang ako personally, ang mas inaabangan ko, pag bumababa siya. Kasi pag bumababa, naghahanap ako ng extra funds na pwedeng i-invest. No? Oo. Ngayon, since pataas siya, wala kang gagawin unless na balak mong mag-take profit. Pero since, again, long-term investing, wala. I'm just happy na marami akong binili nung bagsak siya kasi mataas yung paper gains ko at this point na pataas siya. And hopefully, ay tumaas siya. According sa mga analysts, parang 7,200, 7,300 ang target or yung prediction nila by end of the year ng PSEI. So that's definitely good news. So yun ng akin, no? Ang magandang strategy sa stock market regardless of the trend is, I would say, cost averaging. Just invest regularly. So yun. Yan. Kayo, may dadagdag ba kayo? Honestly, on top of cost averaging, no, just to add, I think now is the best time to cost average, lalo na flat yung PSEI between 6 to 7K. Especially kung yung upside natin dati was umabot ng 90, no? Dati or 8. Mm-hmm. Yes, yun yung record high pa rin, 9,000. Yeah. So if ever babalik ng 9K, no, in like 20 years from now, tapos as early 10 years as now, sana. 10 years lang siguro, sana. Sige, mga ganun. Wala. No? So kung ngayon pa lang nag-average ka na, let's say 6K, so malamang yung portfolio mo would grow by 33-40%. By the time it reaches back to its peak. So, ayun, cost average lang. And then, keep in mind siguro, kailangan i-take profit, no? Kung 10-20 years pa lang down the road, then wala ka dapat, ano, problemahin. Pero if it's like 5 or shorter na, then, ayun, may consulting services dito sa WealthRT, no? So, you can contact us para may re-evaluate yung portfolio mo, no? Sa stock, etc. Tama. And then we can provide you a more comprehensive plan para save yung money mo. And you, of course, you will grow your wealth. Yun. Nako. Dagdag ko lang, syempre, of course, ang forecast is, sa mga naririnig ko naman, is 7,100, 7,200 by the end of the year, meaning to say, pataas siya. So, Elsen, pwede ka nang mag-buy ngayon o mag-subscribe ngayon into the select stocks that you want. Another option is to go into pooled funds, mga mutual funds at UITF, na hayaan na natin yung mga fund managers ang siyang mamili ng stock para sa'yo. Yung timing kasi, Sir Fitz, Sir Adriel, yeah, it's a good strategy, pero if you don't have time to wait for the right time, eh, hayaan na natin si fund manager ang mamili ng stocks para sa'yo. Wala namang right time. Now is the time. Sa investing. Yun naman talaga. Yan. Hindi ko natatanungin si Jendy kasi gusto ko si Jendy ang sumagot itong question ni Shari May. Ayan. Ayan. Pabasa na lang, Jendy, tapos sagutin mo na rin. Sige po, ayan. Ano po kaya recommended insurance or investment para sa kids? I'm a first-time mom and gusto ko po sana ikuha baby ko ng magandang insurance or investment para sa future niya. Ayan. Sige. Shari, ano, hiwalay muna natin yung investment sa insurance portion. Kasi pag investment para sa mga bata, ano dapat yan? Mga mutual fund, UITF, or mag-cost averaging ka sa stock market. Kasi pag, alam naman natin, no, pag VUL kasi yan, insurance plus investments, insurance plus investment, VUL, mas mataas yung charge niyan. So, i-compare mo na lang din. Kasi pagka, usually pag investment, mas maganda nakahiwalay yung insurance. Sa insurance naman, hindi na ako masyadong sure with the other insurance companies. Pero, meron kasing, di ba, yung nag-viral na program ng Sun Life, yung may dividends, yung sino ba itong influencer na to, nakalimutan ko yung pangalan. Pero ano, binilan niya yung anak niya, tapos may certain dividends in the future. Okay din naman yun. Kaya lang, again, Shari May, no, kung babalikan natin yung question, ano ba yung objective, both insurance and investment ba?
or investment lang at saka insurance lang. Kasi kung halimbawa, katulad noon, yung influencer na sinasabi ko, si Wamos yata yun, hindi ako sure ha. Pero parang si Wamos. So kung halimbawa, yun yung purpose, ibig sabihin, kailangan din ng cash flow in the future. Mm-hmm. Pero dito sa atin kasi sa WealthRQ, inaalam muna natin, Shari, ano yung pinaka-objective at saka natin imamatch. Kung ang gusto mo naman, insurance, parang before meron ako na-encounter from Sun Life na may insurance, with Pro Life naman, yun yung meron din sa Pro Life na talagang insurance may health cover yung minors, no? Kasi sa atin sa Philippines kasi majority of the programs hindi pa nalalagyan ng maraming riders pag minor. Usually pag 18 years old pataas, Chari, no? So if ever na talagang you are interested to know yung mga options, email ka lang sa amin sa admin@wealtharchy.com. Tapos tignan natin sa mga ano natin, partners natin, financial advisors from different insurance companies, kung ano yung mga bagong programs. Ako, napaka-sophisticated na mga programa ngayon. Sobrang dami, sobrang bago. So, kaya maganda talagang hinihingi natin from our partners yung mga bagong programs. No? But so far, Chari, sa minors, ayun nga, wala pa talagang insurance na ginocover yung mga katulad ng sa adult na, ano tawag dito, yung mga health ano, cancer benefit, daily hospital income, mga ganyan. Usually, core benefits lang, death, disability, and accidental. So, maliban na lang sa, yun nga, alam ko meron sa Pro Life, which is called the Pro Link Health Prime. Sa Sun Life, hindi ko kasi alam yung tawag, pero alam ko mayroon din silang program for minors. So, pwede natin ma-check yan. But again, at the end of the day, Chari, kung maganda, i-ano natin, ihiwalay natin yung objective. Kung insurance lang, ano ba talaga yung gusto nating makuha pag insurance lang na gusto mo para sa mga bata. Pag investment, kung akong tatanungin, mas maganda, ihiwalay mo talaga siya para mas makuha mo yung future amount na gusto natin. Kasi pagka investment yan na may insurance, mas mataas yung charge kasi may mga ano pa yan, policy fee, insurance charges, policy setup fee, rider's fee, mga ganyan. So, kakainin ng charge yung sa investment portion. Tapos, tignan mo rin yung cash flow mo. Kasi minsan, kaya ang nangyayari, majority din ng parents ha, sa mga nakakausap din natin. Majority of the parents din, kaya marami din. Like ako, may VUL din naman ako para sa anak ko. Kasi nung nag-start naman din tayo, hindi naman tayo aware pa masyado dun sa mga UITF, stock, investing, ganyan. Minsan, sa cash flow kasi, parang gusto natin, tamaan na natin both. Na insured na yung bata, plus may investment. Kaya ang ano natin, naging option natin VUL. Pero again, at the end of the day, Chari, una muna, ano ba yung pinaka-cash flow natin? Doon natin imamatch kung dapat ba insurance na may investment para sa mga minors or ihihiwalay natin. Ayan. Kasi yun nga, tapos basta yun, email ka sa amin sa admin@wealtharchy.com para matulungan ka namin, Chari, kasi marami tayong partners from different insurance companies. So makita natin talaga, no, apples to apples, kung paano natin mas matulungan si Chari makapili para sa kanyang baby or babies. Ayan. Mm-hmm. Kayo po, mga sirs. Sa tingin ko, si Chari yung kailangan kumuha ng insurance kasi siya yung ano, siya yung provider, no? Oo. Tapos, hindi naman niya makukuha ng investment yung baby niya kasi minor pa. So, siya rin yung kukuha ng investment para sa sarili niya na ang intention is kung ano man yung pinagpaplanuhan niyang financial goal para dun sa mga anak niya. So, I guess kailangan niyang magpa-financial consultation para mas makilala natin. Kasi nga, tama ka dun, Jenny. Titignan ko yung mga iba't ibang policy ngayon, mga products. Ano na, no? Napaka-flexible, ang daming mga features na hindi na siya katulad siguro, I would say, 5 years ago, 10 years ago, na ano lang, no? Na very straightforward lang na insurance or VUL na insurance with investments. Ngayon may mga ibang features, riders, etc. na pwede mo talagang ma-design yung policy mo according to ano yung kailangan mo, ano yung expectations mo, and according to your budget even. May mga namimit akong financial advisors eh. Yun na mismo yung unang tanong eh, magkano ba yung budget mo? Kasi meron na kagad silang ano guide kung ano ba yung match design. Mm-hmm. Oo, ano yung imamatch sila na policy. Unlike dati na, ito yung policy mo, ganito kalaki yung monthly. Hanapan natin sa budget mo kung paano mo mababayaran yan. I think mahirap yun eh. Mas maganda na, magkano ba yung kaya mong ibayad
na comfortable every month, tapos design tayo ng policy na papasok or magmamatch na sa requirements mo and within your budget. I think maganda yung ganung ano ngayon approach. Mm-hmm. Opo. Kasi sir, yung ano rin natin, no, Sir Fitz and Sir Marion, yung sa part kasi ng kapag ka nauuna yung, kasi ganun dati, di ba po, nauuna yung proposal or quotation, yes, tapos tayo naman, ako kunwari kung hindi pa ako part ng insurance industry, ahanapan ko ng paraan paano ko yung babayaran. Oo. So eventually, hindi pala match dun sa cash flow natin, naglalapse kayo yung policy. So sayang binabayad natin. So kaya ngayon, grabe po, nako mga ka-RT, kung kahit i-google nyo lang sa lahat insurance companies dito sa atin, no, sa Philippines, sobrang dami na ng products. Hanggang sa nangyari po tuloy, marami na rin nalilito ng mga ano, ng mga naghahanap talaga ng insurance program. So, kaya yun nga yung nabanggit ko na rin kanina para alam ng mga ka-RT natin. Isa yan sa mga ginagawa nating services po dito sa Wealth RT. So, para matulungan namin kayo yung tamang insurance program, no, para sa inyo po. Ayan. Yun. So, email ka lang sa admin@wealtharchy.com at tingnan natin kung paano ka namin matutulungan, Charlie. Ayan. Dito. Sino ba ang next question natin, Marion? Ang next question natin ay 737 galing kay Elsen Ray. Ang tanong niya, okay pa rin po ba mag-value investing or dividend investing muna? Plan gawin sa money is for retirement after 30 years. I think yung mga value stocks kasi are those stocks that give dividends. So, yeah, siya rin yun, di ba? Most of them din, oo. Okay. Yeah. So, it's almost the same, yes. Value investing is we go for stocks or companies na stable na. Yan, yeah, mga blue chip companies. On the other hand, growth companies naman are companies na looking for upside. Mga tech companies, yung mga bagong tayong companies. Hopefully, their product or services will boom. Possible din na hindi. So mas mataas yung risk kapag growth stocks ang pinag-uusapan. This is for retirement after 30 years and nabanggit nga namin ni Sir Renzi last week, Sir Fitz, mm-hmm, Sir Adriel and Miss Jendy, napakaraming nagtatanong about dividend investing for the last month. I mm-hmm think maraming tao ang interested sa capital appreciation at sa dividends. Now, you can get both at the same time if you are invested in dividend stocks. Okay naman ito. Now, you have the option to use the dividends to reinvest or buy more shares of the same stock. Or, ang pwede mong gawin sa dividends, pag binigay na siya sa'yo, you take it out and you buy something kung may gusto kang pagbilhan. So, two options yan for you, Elsen. Pero, for retirement, kung wala ka namang pagkagastusan, reinvest the dividends. Yun ang masasuggest natin for you. Yeah. Mm-hmm. Okay naman yan, value investing. I think at the end of the day, it's really what company you're buying or investing in. So, if you're buying good companies, regardless kung nag-peso cost averaging ka or value investing or dividend investing, lalo na kung 30 years, that will give you good returns. Basta long term and you're buying the right company. So, yun. Ang masasabi ko sa'yo, Elsen. Ayan. Ito, I think para kay Jendy ulit ito kasi tanong ulit tungkol sa insurance. Galing kay Arlene. Ayan. Sir, ma'am, ask lang po, pwede ba palitan ng VUL insurance ng term insurance? Naka 3 months payment na ako. Thanks. Ayan. Ayan. Actually, yung tanong mo, Arlene, talaga totoo. Pwedeng-pwede naman. Kaya lang yung binayad mo for 3 months, hindi na yan mababalik sa'yo. Ayan. Kaya nga merong ano, maganda kapag bumibili tayo ng life insurance policy natin, tignan nyo muna yung clause regarding sa free look period. Usually 15 days kasi yan eh. So, pag naibalik natin yung policy, sinabi natin sa agent natin na parang hindi pala ito yung bagay na life insurance policy sa akin, ibabalik ko na. So within 15 days, pag na-i-advise natin yung life insurance company, pwede nating ma-refund yung una nating binayad. Kaya lang dahil 3 months na, so 90 days na yan, ang downside lang yan, Arlene, ano, hindi lang mare-refund, pero kung tingin mo naman yung pagka i-shift mo yung VUL mo sa term insurance, mas malaki yung iyong matitipid for the year. No, halimbawa lang, no, for, actually sa term insurance, kahit na mag-50s or 60s, kahit, hindi,
pagdating ng ano, mga bago mag-50s, kahit pa paano, hindi pa ganun kalaki yung jump ng premium. Pero pagdating ng 50s pataas, yun yung malaki na kasi siya eh, Arlene. Mm-hmm. So, aralin mo din. Pero kunwari, in the meantime, at mas okay yung term insurance, pwedeng-pwede ka naman talaga magpalit ng term insurance. Basta yun lang. Ang downside lang yan, dahil 90 days na yan, 3 months na. So, hindi na natin marerefund, Arlene. So, kaya importante, maliwanag yan. Kaya ang mga ka-RK reminder lang din na tuwing bago tayo mag-start ng life insurance program natin, alalahanin natin na ano, na may pagkakataon talaga hindi siya marerefund. Pangalawa, Arlene, ito lang pala no, sa mga ka-RK natin para aware lang tayo. Kunari lang naman, ito yung mga cases kasi na talagang nangyayari sa real life situation. No? Nag-start ka ng policy, VUL, tapos gusto mo siyang i-shift sa term. So merong case kasi sa team ko mismo na itong client na to, gusto niya palang mag-term insurance. So magta-term insurance siya supposedly. So yung kanyang VUL in-stop niya, so nag-lapse na yung policy habang nag-shift siya doon sa term insurance. In between, merong lumabas na findings dun sa APE niya. So hindi ngayon mapa-approve yung term insurance ngayon niya. So, yan yung mga iingatan nyo pag nag-shift kayo. Make sure lang na bago kayong mag-shift sa ibang klaseng program, yung pagsalo, maganda pa rin, smooth lang. Kasi yan yung mga mahirap na situations. Nasalo muna bago mo bitawin. Oo, dapat isalo muna. Itawid nyo muna na good health, okay, ganyan. So, okay lang. Kumbaga, itapusin na yung sa, kunwari katulad yung case ni Arlene, tapos si VUL, pero may term ka na nakasalo. Kasi, syempre, insurance yan. Hindi naman natin alam kung ano yung ano ng health natin bukas sa isang araw, in the next few days, no? So, yun lang din. Isa pang ano yun, bagay na anuhin natin, Arlene, at sa ating mga ka-RK. So, pero simpleng sagot, definitely pwede, Arlene. Yun lang, basta wala lang tayo ma-refund na kasi lampas na ng free look period. Yan. Tama. Yung pala yung tawag doon, no? Free look. Tama ba? Free. Opo, actually po na bago lang because of an influencer sa industry si Sanjay Tolani, kung kilala po ninyo. Pero sa ibang contract nakalagay doon cooling off. Ayun, free look or cooling off period po. Pero yun yung mas familiar ako eh, cool off. Cooling off period. Uh-huh. 15 days lang po 'yon mga ka-RT. So kapag ka parang in doubt, meron ka pang 15 days na balik-balikan para ma-refund yung initial na payment. After the 15 days, wala na po. Hindi na natin siya ma-refund. Idagdag na tanong dito ni Arlene, wala po ba charge pag nagpalit ng insurance? Wala na siyang charge, Arlene, pero wala na tayong ma-refund. Yun na talaga. Oo, parang yun na yung kapalit. Wala nga siyang charge, pero ano, hindi na natin ma-refund. Ayan. Iniisip niya, ma-refund niya yung... Wala na po. Tsaka ano, pag panibagong policy kasi pati yan, Arlene. So, totally different contract yan. Mm-hmm. So, you're saying hindi matatransform into term insurance yung VUL. It's just kukuha siya ng bagong policy, sir, which is term insurance. Tapos, pag na-approve na yon, cancel niya na yung VUL. Ganun siya. Mas advisable po ipa-cancel kasi kawawa rin po yung ating FA. Pag nag-lapse yung policy, may impact kasi yun sa performance nila. So, ano lang din po. Baka sabihin, hindi nag-fact-find ng tama yung FA. Baka mamaya nagkamay. Kumbaga, parang nabigla lang din tayo doon sa nakita nating program na VUL. So, nakipag-agree naman tayo, okay naman yung FA natin, maayos naman nating nakausap. Kaya baka maganda ang gawin lang natin pag mag-convert, kuha ka muna ng term insurance, tapos anuhin na lang natin. Sabihin natin kay FA na susulat ka doon sa life insurance company na i-cancel na lang si yung VUL program. Para at least talagang galing sa atin, no, bilang client na hindi naman, hindi kasalanan ng ating FA na mag-shift tayo ng program. Pero pagka term insurance ang sinimulan, may programs kasi na term insurance after a year, after may program naman na term, after 2 or 3 years, pwede naman i-convert ngayon sa VUL. So, yun po yung pwede. Pwede i-convert. Yes. Term to VUL pwede. Pero yung VUL to term, wala po tayong ganun. VUL to term. So, bagong program siya pag VUL to term products. Yeah, program. Which is, actually, minsan ina-advise ko yan. No? Siyempre, may constraints sa budget. Sabi ko, mag-term insurance ka na lang,
may mga 5-year, 10-year term naman ngayon. Tapos, before mag-end yung term mo, para mawala din yung, yun nga, yung risk na hindi ma-renew, kasi di ba, mag-end yung term. I-convert mo ngayon siya sa BUL, kasi once na ma-convert mo siya sa BUL, di ba, ano na siya, up to age X na. Yes, 100, 88 no? to 100. Mm-hmm. Oo, hindi mo na siya kailangan i-renew. So, hopefully, before mag-end yung term ng 10 years, mas mataas yung cash flow mo, di ba? You can now afford to convert or ano ba, upgrade to policy with investment para, alam mo yun, ito na yung long-term mo na pang estate planning na purpose or something like that. Yes. So again, depende talaga sa ano, no, sa status or dun sa situation ng tao. But I guess, isa pa to, si Arlene, na pwede natin matulungan, no, kung mag-i-email siya sa admin@wealtharchy.com. And baka may iba pa tayong hindi nakikita na aspect ng situation na regarding doon sa BUL and yung sa term insurance na concern niya na pwede nating i-advise sa kanya. Yun. At syempre, nandito si Sir Adriel at Miss Jendy na kanilang specialization ay insurance or may experience, no, sa pag-handle ng mga insurance products. Yan. Yan. Okay. Sino bang next question natin? Oo, 743 galing kay Elsen Ray Escudero. Oo, maganda tong tanong niya. Ano po ang mga example businesses yung hindi na masyadong babantayan maliban sa piso wifi, piso car wash, at automated tubig machine? Ayan, sa inyo ba, Adriel, sa Cagayan de Oro, ano bang mga hindi masyadong binabantayan ng mga businesses na meron doon? Binabantayan lahat. sinabi ko yun because pati bake shop recently, I think last year or the other year, dinatawag. May pumunta tapos renob yung cashier. So parang lahat ng businesses doon binabantayan. Pero if I have to choose, dapat mga online businesses na nagbibigay ng advertising income. Yun yung hindi binabantayan. So yung mga suggestions ni Elsen, pwede naman. Dahil yun yung most common na alam ko din. Mga vending machine business model. Usually mga vending machine business models, yun yung safest. Just make sure na hindi binubuksan yung vending machine mo. Then minsan, Meron pa rin ano, no? Security. You know? May security risk kasi mga ganito . Kaya I prefer yung mga online na advertising income businesses like yung sa YouTube. Kaya marami nag-YouTube, TikTok, and IG. Yung affiliates, no? Parang pwede. Affiliate marketing. Yung most common. Pero yung trade-off mo dyan is, kailangan ka talagang sumikap. Because yung sa affiliate marketing, they only choose yung influencers na alam nilang they can promote their products or they believe na they're the best fit, I guess, dun sa product na yun. So, of course, may effort pa din. But if you do it well, then okay siyang shady business. Marami na ngang affiliates, I think, and rising YouTubers, I guess, na naging like stable sa online marketing na to. In fact, may recent na YouTuber ako na follow. Yeah. This is for like yung RTS tactical games na pinafollow ko. Dati kasi mga 1K, 2K lang yung subs niya. Pero na after may na-release na bagong game, ayun, nag-shoot yung subs niya from 7K, nagiging 20 na siya ngayon. Dahil sa profit. Pero game. Nakapagod din ng content creation, no? Kasi... Totoo po. yun lang yung pagod. Stop, you know? Meron ako kilalang YouTuber, 1 million yung subscribers sa YouTube niya. Nung nakausap ko, oo, masaya daw siya doon sa income niya kasi kaya daw niya, quote-unquote, bumili ng kotse every month. Pero sabi niya, wala na ako ibang iniisip. Maski matutulog ako, nag-isip ko kung anong next week ko content ko. Elsen, ako, I want to give you a different perspective. No? Para sa akin, lahat ng business,
pwede mo siyang ma-design in such yes. a point na hindi mo siya kailangan bantayan. Kasi katulad si Tony Tan, hindi man yan nagbabantay sa mga branches ng Jollibee, di ba? I doubt it kung pupapasok pa siya sa opisina. So, think of a business that you'll be willing to work on for several months, pero ang target mo, ang exit, quote-unquote, exit strategy mo is to automate it eventually. So, kahit na sari-sari store yan, paano magiging automated yung sari-sari store? So, eventually, you'll hire people na sila yung nagbabantay, sila yung namamalengke ng paninda, may manager ka na everyday nagre-report lang sa'yo kung ano yung nangyari. So, what you can say na hindi mo na siya kailangan bantayan kasi may manager ka na nag-handle ng day-to-day operations nung sari-sari store mo. So, siyempre, with the internet, mas madali gawin yung ganung klaseng business model with an online business like affiliate marketing, online store, etc. May mga AI na nga na gumagawa ng videos. May mga nakikita akong mga headless YouTube channels na I think AI generated na yung mga videos na ina-upload nila. But at the end of the day, any business can be designed to run on its own so that hindi mo siya kailangan bantayan. So, kung ano lang yung gusto mong negosyo na simulan, dun siya ano. Siguro, except siguro for creative, pero kahit na yung mga creative businesses, may mga kilala akong interior designers, they eventually hire apprentices na sila na yung nag-handle ng projects. So sila, busy-busita lang sila. Alam mo yun? Approve lang sila ng mga design, but for the rest of the week, wala. Nagkakape, naglalakwacha, nasa La Union isang araw, biglang nasa Tagaytay nung kinabukasan. Hindi na nila binabantayan yung negosyo nila kasi may mga tao na sila nagpapatakbo ng business. So, yun na lang yung mabibigay ko sa yung tip, Elsen. Yan. Really? Meron tayong isa pang tanong na related din sa business at ito yung tanong ni Danish Ulitin. 7:47 PM. Sir, ano po masasabi nyo 5 to 6 na business? 5-6 yata yun. Napakuhang. O 5-6 na business. O yan, magpapautang daw. Katulad ng ating post ng April 1 na lending. Para sa akin, hindi maganda yung 5-6 na business kasi 20% yung interest mo. Masyadong mataas. Pwede kang ireklamo. But lending business in general, if you are patient enough to get all the licenses and the permits, is I would say a profitable business, but it comes with a lot of stress kasi in the way kasi yung pawn shop, para siyang pautang na business din, di ba? Yung pawn shop. Only 1 out of 3 people will be able to pay you. So parang yun yung sinabi nung friend ko na may pawn shop, no? Na sa bawat 3 nagsangla, isa lang doon yung tutubos. So may mga, well, syempre may mga alasya na nasubasa na kailangan niya gawa ng paraan para mabenta, etc. So there's always more work waiting for you at hindi lang paniningil yung iyong aasikasuhin diyan kasi may mga syempre may mga hindi nagbabayad na kailangan mong padalhan ng small claims court, etc. So medyo complicated, kailangan mataas yung tolerance mo for anxiety and stress, but it's a profitable business if you have the patience for it, no? At maraming ano yan, ha? Maraming permits yan. May regulated by the BSP ang mga lending companies. So yun. Yeah. Your story, Sir Fitz, reminded me of a client na I handled yung Google Ads nila. Na actually, sila nga dalawa naging client. I won't name them to confidentiality. Mm-hmm. Pero yung isang business nila, ayun, lending. Pero yung in case, no, hindi ma-benta or hindi bumalik yung, of course, di sila nagbayad, no, mga kliyente. Mayroon silang ibang business where nabenta yung mga hindi na, ano mo yun, binalik o yung mga tao na hindi nakabayad sa yung nasangla nila, kailangan ibenta, diba? So, mayroon silang business na binibenta lahat yun. Tapos, dun sila nagpa-profit. Tapos, minomonitor namin din yun. Kung ilang tao pumupunta sa showroom nila yun dati.
when I was still working with... May nakausap akong ano eh. May nakausap akong cooperative na mainly yung cooperative is a savings and loans association for the employees of the company. And yung board of directors, yun din talaga yung ano nila, concern nila na kaya tayo may cooperative para may mababang interest na pwedeng utangan yung mga empleyado. But yung funds nila, para sabi na, daig ko pa yung accountant kasi talaga kinukompute namin kung are we liquid enough para may ipautang kami. Tapos pangalawa, pag hindi nagbayad, kahit na maliit lang yan, affected yung pinaka ano eh, pinaka funding nila, yung pinapaikot nilang capital. That's why they are, sabihin na natin na they are forced to find other sources of income. So a portion of the money ini-invest nila, a portion of the money they started rent, they bought a commercial space, so they have rental properties. So may mga secondary sources of income sila aside from the loans na lending services na ino-offer nila sa mga members nila. So yeah, it's a medyo complicated business, but the cooperative, sabi niya 70 to 80% ng income nila really comes from the ano, from the interest payments ng mga nagloan. So yun lang, marami kang iisipin diyan. Yun lang sabi natin Danish, no. Yeah. Pero wag 5-6 kasi ang taas ng 20% eh. Saka yes, kung matibay yung ano, dibdib niya na, say for example, kamag-anak, tapos hindi talaga makabayad. No? Yan yung mga ano eh, yan yung mahirap. Kaya parang ako nga, hirap din ako maningil. So sabi ko, parang hirap din pala mag 5-6 business. Diba? Oh, parang lending business. Yan. So maraming emotional capital. Yan, emotional. Tsaka kung kaya ng dibdib na ano, makita mo na hindi siya nakakabayad. Ayun. Lalo na kung maawain ka, huwag ka na mag 5-6 business. Oo, iiyakan ka lang eh. Oo, ikaw na nagpautang, ikaw pa maawa. Ikaw pa yun, correct. Yan nga yun. Yeah. Oh, ayan. Ako, thank you, Danish. Ayan. Yes. Oh, Doc, sagutin po natin ng mabilis yung kay Den Velasco, 750. Ano po kaya ang pros and cons? Ay, sorry. Ayan. Pag-cut ng working hours dahil sa sobrang init. I think yung sobrang init is way different from COVID. Kasi yung COVID talagang may health concern na talagang kailangan natin mag-adjust. Yung sobrang init, yes, mainit nga sa labas, pero may mga air conditioning system naman. And I think may mga industries pa rin na kailangan pumasok kahit sobrang init. For example, yung hotel, restaurants, transportation sector, kailangan pa rin umandar yan kahit sobrang init. Eh. So I think in terms of reducing working hours, for me, medyo mahirap yung ganyan. Yeah. So, I think kailangan ano eh, may cooperation from the company na pag sobrang init, i-allow nila yung mga employees na pumasok ng mas komportable na damit, di ba? Tapos kung hindi naman time sensitive yung work, pwede nilang i-adjust na alam mo yun, mas late yung uwian para alam mo yun, hindi ko na actually, or i-allow nila hybrid setup, mag-work from home. Yan. So, or pwede yung hour scheduling. Nalala ko yung friend ko na ngayon hybrid. I know, work from home siya. Pero inallow siya mag-work between ganitong oras. Tapos, babalik siya ganitong oras ulit. Parang may 4-hour in between. Mm-hmm. Para lang, may takasan yung init or kung may kailangan siyang gawin, etc. etc. No, inallow siya lang ganun. But then again, HR policies eh. And I agree na medyo weird, medyo mahirap because like other than transportation, construction, di ba? Di mo naman tatakasin yung init unless like super unbearable siya, no? So, yun. Mm-hmm. Yeah, pero so, iba yung usapan kung yung opisina yung mainit, no? Kasi I think that's already a work hazard. And kailangan i-reklamo yun. But the commute to work, I think it's something that you can talk to your boss. Katulad dun sa isa kong opisina, kinausap nila yung building admin to allow the employees to come in ng naka-sandals. Kasi bawal yung sandals eh. Dapat sapat. Close-toes sapatos. Close shoes, no? Tsaka pants, no?
So for the summer, they allow if you are an employee, only for employees, not for guests, na pwede kang naka-sandals and shorts. Hindi naman yung jersey shorts, but yung casual shorts na parang namamasyal ka lang sa mall. So they allow that for a certain time. Parang ganun lang na kailangan on time ka pa rin papasok. Yun yung gusto nilang sabihin. So, but yeah, I don't think yung pag-cut ng working hours ang immediate na solution. So let's look for other solution. Yun lang yung sa akin. But if that happens, I guess the business will eventually find a way to compensate for the lost hours, no? And I think at the end of the day, mas talo yung empleyado na, oo, 7 hours lang tayo magtatrabaho ng Monday to Friday, pero may Saturday work tayo. Alam mo yun, half day tayo ng umaga ng Saturday. Parang mas ayoko yun. Mas gusto ko pa magtrabaho ng 9-10 hours ng Monday to Friday para ang pag-uwi ko gabi na kesa yung papasok ako ng extra day ng Sabado. Parang gano'n, no? Or something like that. Yan. Yun. Anyway, sige, sagutin natin na mabilis yung mga ibang tanong kasi 8:30 na rin, no? Oo nga. Ito yung kay Jewelson. In case magka-war, anong mangyayari sa stock exchange? Masusunog o wala din bang chance na makuha ng mga investors ang mga nai-invest nilang money? I think pinatutukuyan ni Jewelson dito yung physical money. Uh-oh. Na let's say nagka-war at nasunog. Okay. Anong mangyayari doon? Wait. Hindi ko nag-gets yung comment ko because sabi niya stock exchange. O siguro, binomba yung bansa tapos umabog yung stock exchange na office. That's what I'm assuming, no? Okay. If that happens, wala. Di sa'yo pa rin yung stocks mo kasi hindi naman physical, alam mo yun. Hindi naman tangible asset ang shares ng isang company. So, as long as hindi magsasara yung kumpanya, yun yung tanong kasi, no? So, pag nag-file ng bankruptcy yung company, kahit na walang war, doon ka dehado. So, kahit na magkaroon ng problem or devastation sa mga physical offices, as long as the company, yung shares na hawak mo ay running, then you're a part owner of that company. Kaya importante na meron tayong nakatago yung mga proof of ownership natin ng mga shares, kahit mga resibo lang ng pagbili natin. Kasi if ever records or yung mga buildings get burned, meron tayong backup, mga physical or even digital backup na nasa atin to show that we are shareholders of those company. So, but yeah, may mga, for example, yung US Stock Exchange, it's been there since the 1800s. So nagkaroon na ng World War 1, World War 2, 'di ba? Civil War pa. Yes. It's still so there. It's still there. Since the 1800s. So wala. Okay lang 'yan. Yeah. Next question. Ayan ang tanong. Ito Sir Fitz, tanong ni Kimbert 756. Ano masasabi nyo sa pag-ban ng eToro, XLM, at Binance? Hindi pa naman ban yung eToro. Inibistigahan pa lang ng SEC. Yung Binance, naka-ban na siya. So, ang masasabi ko lang, kung meron kang assets sa eToro, it might be a good idea to find alternatives. Pero hindi mo pa kailangan tanggalin. Kasi wala pa naman decision sa SEC. Katulad si Binance, nung nag-decision sa SEC na ibaban siya, Meron namang several months na warning, no, na ibaban na namin yung IP address niyan, hindi niyo na ma-access. So just be ready kung saan ka lilipat. And then once the announcement is made, then tsaka ka lumipat. Yung mga naipit sa Binance, ito yung mga hindi nakinig nung November, ngayon sila nagpapanik, hindi nila ma-access yung account nila. Although I think na-access pa yung app, but eventually mababan din yung app, no. So yun lang yung strategy ko dyan. Ang problem kasi, hindi alam ni SEC kung paano i-regulate. They want to protect the public daw from being scammed. So, the people who are more techie, they're just transferring to another platform.
So lipat lang na lipat ng platform, which is what we have been doing since 2012, no? Noong 2012 na discover ko yung forex trading. Ganun lang ginagawa namin, from FXCM, nag-Iron FX, ang dami ko na daanan na forex broker, kasi ganun nga yung ginagawa ni SEC. Pinaban niya, minsan hindi yung forex broker, susubukan nilang magtayo ng office dito, pag hindi sila nakakuha, aalis sila, i-stop nila yung service sa Pilipinas. So kami, lipat na naman kami ng service. So ngayon nasa XM kami. So hopefully hindi naman masilip ni SEC si XM, because I think a lot of people who are in eToro are transferring to XM, kasi sa XM may copy trading din, which is one of the come-ons ng eToro. So sa XM nagka-copy trading ngayon, nagpe-prepare sila na lumipat. Hindi pa, wala pa akong kilala na talagang lumipat na Exodus. But katulad ko, may account na ako sa XM, naka-ready na yon. Pag nag-announce bukas, by Monday, ililipat ko na yung pera ko. So, something like that. So, just prepare and stay updated. Yun yung masasabi ko sa iyo, Kimbert. Yun. Oh, yan. Thank you, Kimbert. Ito ang tanong ni Al Sherwin Ramos, yo. And good evening, yeah. Ka-Arky. Para sa mga Visa or other applications na nagre-request ng bank cert, okay lang ba mag-submit ng multiple bank certs or better concentrated ang savings sa isang bank account? Ayan, si Sir Adrian, mm-hmm. Nag-Japan to noong December. Alam ko sa Japan, India kailangan. Ano ba sinabit niyo? Sige, yung ginawa, well, sa Japan, since parents kasi nag-sponsor sa kanila mostly yung documents, pero nung nag-India ako, ito din yung problema ko, Sherwin, no? Kung ano yung gagamitin kong bank cert, because same problem, mayroon yung banks, pero hindi concentrated yung amounts. So what I did was, kung saan yung bank account na pinakamalaking savings ko, yun yung pinakita ko. Para may proof of income, no? And hindi naman sila naghahanap ng multiple. But if we feel like na it helps na multiple, then go ahead. But they just need, I think, one bank cert na malaki yung laman. And minsan hinihingi yung transaction history. So just be ready for that, because yun yung kailangan for the visa. I'm not sure kung ano to, no, because depende kasi per ano eh, embassy, for the Indian embassy bank cert lang. So wala silang masyadong hindi other than that, but maybe for other visas, no, baka kailangan yung mas comprehensive na statement of account. So just be ready sa kung ano yung hinihingi nila. Yan. Saka may ano kasi embassy na humihingi ng ano, 'di ba, average daily balance. Oh, yes, yun din. Hinihingi nila. Fortunately, sa Japan hinihingi nila 'yon sa parents ko. And I think US din. First sa India hindi talaga bank cert lang. Medyo lenient sa Indian visa, lalo na kung online. Yeah. Ako yun din sasagot ko. Better yung concentrated sa isang savings account. Piliin mo yung pinakamatagal at yung pinakamalaki yung balance. From my experience, laging isang bank cert lang yung hinihingi. Pero malaki yung impact ng average daily balance. So, kung pwede mong i-request, kung confident ka doon sa average daily balance mo at pwede mong i-request doon sa banko na i-include yung information na yon, malaking impact siya doon sa pag-apply ng visa mo. Yun. But yeah, better concentrated ang savings sa isang bank account ang isasagot ko dito. Sherwin. But saan ka pupunta, Sherwin? Sama naman kami. Oo nga. Oo. So, may summer trip ito si Sherwin kasamang kanyang wife. Yan. Si Julie naman. Hi, Wealth Archie team. I am a victim of identity theft. Someone used my personal details to activate my credit card and use it without my knowledge. The fraud happened in 2019 and I was only made aware in 2022 when the debt is already with the collecting agency. Andito na ako sa UK kaya di ako maka-file ng legal complaint.
what is the worst case scenario if I'm not going to deal with this? Like, balak ko, hayaan ko na lang siya since UK citizen na rin po ako and I don't see myself needing a credit na puto. History siguro to. History. Oo. Yeah, pwedeng hayaan na lang. UK citizen. Short answer ko, no? Pero kasi, you have to call the bank to, or just email yung customer support just to make them aware na nangyayari to, no? But the worst case scenario, wala. Kasi una-una, hindi mo naman siya ginamit. So, wala. Di ba pag nagka-credit card ka, usually may pinipirmahan ka or meron kang receipt, no? So, wala silang may papakita na ganun, eh, if ever. So, yun lang. I think you just have to call or at least email. Sa panahon ngayon, pwede ka na mag-email the bank just to make them aware that this is happening. But you don't really have to do anything. Worst case scenario, wala. Well, hindi ka maapektuhan yan. Ayan. So, yun lang. Of course, this is just general advice, no? Hindi natin alam yung talagang details ng nangyari. But in general, you can just ignore it. Ayan. So, last question na. Ito kay Mr. Bean. Ayan. Yes. 814. Puso po ba o utak dapat gamitin sa pag-ibig, lalo na pagdating sa finances? In terms sa pagpili ng magiging partner sa buhay, mahirap na mahal mo o mayaman na matuturuan mo rin maharin. Mahirap na mahal mo o mayaman na matuturuan mo rin mahalin. Ayan. Oh, kayo. New version tanong. Oo nga. Yung sa first question, sabihin ko lang na, plan with your head, follow your heart, or follow your gut. Because if things go sideways, at least may plano ka, no? Napaisip. No? Yun lang yung sasabihin ko sa first. Tapos sa second, so may client ako dati na parang siya yung financially literate, pero yung husband hindi. Yun ang nangyari, nakautang si hubby, tapos si wifey, siya nagbabayad. In the end, na-divorce sila. So, mga ganitong cases, no, sa second question, I think I still believe, especially doon kay Sir Renzo, na financial compatibility is still something to look into din or look after, no? Because mahirap na ikaw yung nagtuturo, tapos yung kapartner mo medyo magastos or walang control. So in the end, ikaw pa yun yung masasuffer, no? Sa weight of his or her actions. Tapos mag-aaway kayo, stress pa yun, tapos bahay, ibang, di ba, ganap pa sa buhay. So just to lessen the drama, dapat before everything, dapat pinapasapan nyo na ano yung, like, finance, love nyo, style nyo, or whatever you wanna call it, no? Para lang eventually ma-lessen yung away, yung arguments na lang, no? And then, mas mabilis isolve yung mga ganitong bagay or mga ganitong problema sa finances kaysa pupunta pa kayo sa court dahil nag-away kayo, diba? So, be financially compatible, talk things with your partner, and of course, be open then to learning, no? If ever hindi pa kayo financially literate, because again, it helps, no? It helps you, it helps your partner then, or future partner. Yan, ako. Before kayo sumagot, merong follow-up si Julie. No? Sabi niya, na-email niya na yung bank provided evidence but they did not accept it. And chinek ko sa Facebook, nagbigay pala siya ng 99 stars. So maraming salamat, Julie. No? So ang advice ko is, since na-inform mo na yung bank, at least ano na, no, naka-file na sa kanila yon na hindi ka agree dun sa chinacharge sa yo, since the account is already with the collecting agency, meaning na parang na let go na rin ng bangko yon, parang in a way na ipasok na nila as loss sa libro nila yon, no? Since nasa UK ka na and you're already a citizen there, you can actually just ignore it. And eventually, mapafile na rin nung credit
nung collecting agency under their cold cases yung account mo after a few years, no? So yun lang, no? Sa akin, you just have to have proof that you do not agree to the charges. So you already did that with the email and you have your evidence. You don't need to complicate things anymore kasi nga you're already settled in the UK. So okay na yan. So medyo pasensya na lang kung mayroong stress paminsan-minsan yung collecting agency na nag-reach out sa iyo. So yun. Anyway, balik tayo kay Mr. Bean. Ayan. Siguro kayo, ano ba yung thoughts rito? I think ano, dahil isang factor ang finances sa maayos na pamumuhay bilang mag-asawa, kailangan nga rin natin tingnan, no, kung may red flags yung ating magiging partner pagdating sa paghawak o pagmanage ng pera. Ang lagi nga nating naririnig dito sa WealthArchy, sinasabi ng ating mga kapwa financial planners, kung sino sa mag-asawa yung mas magaling sa pera, ay hayaan natin na mag-take charge. Diba? Magtiwala yung babae, let's say, kung yung lalaki ang mas marunong mag-invest o humawak ng pera. Sana may ganung arrangement na mangyari. Pero sa mga ka-arki natin na single pa lang, may boyfriend o girlfriend pa lang, at hindi na maayos, no, yung pagdating sa usapang pera, umiiwas si lalaki, baka sign yun, no, na financially hindi kayo compatible. And finances play an important role sa peaceful na pamumuhay ninyong mag-asawa. Ayan. I think si Coach Jendy can also add something. Si Life Coach. Oo, si Life Coach Jendy. Parang minsan pag coach, ang hirap ang sumagot ng puso ba o utak. Kasi ito naman, meron kasing possible case na parang halimbawa high school pa lang magkasama na kayo. So parang mahirap din mag-gauge kung magaling sa finances, sino yung magaling sa finances. No? Pero ito naman, sa tingin ko, kapag hangga't maari sana both, no, pero kung mas lamang kasi yung halimbawa ginamit natin yung utak naman, ang ano naman nito, baka magkaroon siya ng mental health effect naman sa iyo kasi parang pipilitin mong mahalin yung partner mo for the sake of inuna natin yung ano naman, ano, yung utak. Pero kung paano naman kung halimbawa puro puso naman, so minahal mo na yung ano situation kahit na parang talagang till death do us part, parang ganun, di ba? So, pero siguro, sa akin siguro, ano na lang, lagyan natin ng percentage, siguro 60-40, pero sa akin mas lalamangan ko pa rin yung puso, kasi minsan kasi, sa mag-partners kasi, tayo talaga yung nag-influence sa partner natin to become better in life and to become better in finances din. So, para sa akin ganun. Kasi kesa the other way around, na pinili nga natin yung utak na talaga magaling sa finance, itong maging partner natin, magaling sa ganito, sa ganyan, or matalino most of the time, ganyan yung mga iba kong friends, no? Ang galing kasi niya sa ganito, kaya ako, ano, na in love or something. Kaya lang, sa dulo, sa long term, hindi ka na pala magiging happy. So, pag hindi ka naman happy sa isang aspect ng buhay natin, tatamaan na lahat. Pati finances, relationships, spiritual, ano rin, life din natin. So, hangga't pwede pa balanse, no, kaya lang hindi talaga, may times talaga na mas mataas, mas lamang yung nauna yung puso, may times mas nalamang din yung ginamit natin yung utak or brains natin sa pagpili ng partner. Pero sa akin ako, personal answer ko mga ganun, 60-40, pero mas lamang pa rin yung sa puso kasi parang sa akin mas importante yung happy din ako bilang partner kasi pag hindi ako happy, hindi ko rin maibibigay yung tama, yung fairness din doon sa pagsasama naming mag-asawa or doon sa partner, no, na makakasama natin. So, ayan. Yan po ang aking... And I thank you, Mr. B. Pang finale. <Yeah. laughs> Oo. Ako, ano, no? Kung ako, ang ginagamit ko talaga parati, utak, no? Kasi yung puso, yung emotions, sa utak din yun nanggagaling, eh, di ba? Kasi puso natin, it just pumps blood. Opo. No? But, which means na pwede mong tingnan ano yung options mo. Hindi lang yung monetary benefits but also yung emotional benefits. And pwede kang mas maging ano eh, analytical about it para may pros and cons ka of each option na
So hindi siya ano, hindi siya mutually exclusive na pag pag sinunod mo 'yung puso mo, very emotional ka na kagad. Pag utak, very logical 'yung pipiliin mo. So there's always a balance, no? Katulad kanina na just because malaki 'yung makukuha mo, may extra income ka kapag mag-OT ka, 'yun lagi 'yung pipiliin mo. Syempre kailangan mo ng pahinga, kailangan mo ng time with your family. So binabalance mo siya. So straightforward answer, utak yung papaganahin ko kasi siyempre, yun yung may capability na mag-analyze ng mga options. Not just considering the monetary benefits, but also yung emotional benefits kasama sa i-analyze niya. Ngayon doon sa pangalawa, mahirap na mahal mo or mayaman na matututunan mo rin mahalin. Pipiliin ko yung mahirap na mahal mo kasi okay lang na mahirap siya kasi kaya ko siyang buhayin. Kasi mas believe ako doon sa capabilities ko na umasenso. So at least ang kasama ko mahal ko rin, di ba? Kaysa yung pipilitin ko. Ang pangit kaya, ang hirap kaya noon yung hindi mo naman mahal tapos pinipilit mo mahalin yung tao. So yun yung ano, yun yung usual na sagot ko diyan yung mahal mo or mahal ka or mahal mo yung ganun. Doon lagi ako sa mahal ko, di ba? Kasi mas kilala ko yung sarili ko eh, di ba? Ayoko nung napipilitan lang ako. Hindi ako comfortable sa feeling na yun na pinipilit ko yung sarili ko na magustuhan yung isang bagay. So yun, ako. Maraming salamat Mr. Bean sa iyong last question. Magpapaalam na tayo kasi magna 9 o'clock na, no? So siguro quick parting words, Adriel. So thank you guys for having me tonight. Medyo matagal yung stream na to. Thank you for staying, no? The entire duration. I hope you learned something new, enjoyed our discussion, and I hope to see you all next time. Okay, lang yun. And stay safe, stay healthy, and have a great evening, weekend ahead. Yeah, Marion! Yes, so bago ng lahat, shout out sa minimalist naming backdrop ni Sir Adriel. Puting-puti ang aming backdrop ngayong gabi. Tapos puti pa yung damit. Oo, kaya nga. Ayan, so salamat mga ka-Arky sa panonood sa amin ni Sir Fitz, ni Adriel at ni Ms. Genty. Until next Thursday mga ka-Arky, 7:30 to 8:30 PM. Remember, financial literacy is the great equalizer. Alright, Genty. Yes, maraming salamat po mga ka-Arky. Pagsama po sa amin every Thursday, 7:30 to 8:30 PM. And as usual po, ang reminder ko lang is tayo po ay magplano para tayo po ay maaga makauwi. Yung mga uwi pa rin dito sa Philippines at maaga tayo mag-retire. Mahaba nating makasama ang ating mga pamilya. Ayan po, until next Thursday. Alright, so maraming salamat mga ka-Arky. Kita-kita ulit tayo next week, 7:30 PM Manila time sa ating live stream. Mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel, youtube.com/wealtharky. At kung meron kayong financial concern, pwede tayo magpa-consult, mag-email lang sa admin@wealtharky.com. So hopefully next week, kasama na natin si Renzi. And enjoy the rest of the week. Have a great weekend. And kita-kita ulit tayo sa next live stream natin. Alright, so thank you Marion, Adriel, Genty. Goodbye mga ka-Arky. Take care and stay safe. Safe always. All right. Bye-bye. Bye guys.